Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thy hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray sa aming pag-aaral ngayon. Kayo pong maluwalhati, Panginoon. Kayo pong maitaas. Makita na yung malinaw ang inyong salita na ito po'y nagbibigay sa amin ng katalinuhan, kayapaan, Panginoon, ibigay kaligtasan sa kung ano-anong problema, Panginoon, at katunungan. At maraming iba pa pray na turuan nyo, especially mga bago, Panginoon, na ito'y ma-establish ang katotohanan ito sa kanilang mga puso at isipan. Ganun sa bawat isa, Panginoon, ay pray also sa mga prayer request, Panginoon, mga family, daigdigan, Panginoon, ay pray, comfort niyo po sila, masyaran din namin, dahil masyaran, kung kailan bigyan kami pagkakataon, Panginoon, maligtas po sila, Lord, ma-comfort, sila ang subuhay ni Atay Larry, Panginoon, at least siya pinasyaran namin at tumanggap sa inyo. So, I pray na si Ate Healing especially, na nahiling, i-comfort niyo din po, Lord, siya. Kanilang mga gastusin pa rin, maraming salamat, naka-discount sila. I pray sa mga gagastusin pa, Lord, preparation, mga reunion na rin po, Panginoon, na maging maayos po to, Lord, according to your will. Ganun din po, Lord, ang atin ni Desiree, Panginoon. Ganyan pong ingatan din po, Lord. Maka-recover ito, Lord. Masyadan din namin the future, Panginoon. Comfort nyo din po sila. At maraming salamat kasiyahan. Last time, Panginoon, nawa ay ito po'y treasure namin, memories, but especially yung salita pa rin naman yung araw. Kaya pong malalati sa aking pag-aaralan. Kaya pong hindi nabanggit, Panginoon, kaya pong mag-anong seminar. Palaan nyo din po, Lord, sa April 14. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May nakalimutan ba ako? Sorry. Nanay Sonia. Okay, mamaya na lang, ha. Sonia. Tsaka... Ha? Oh, yun. Pag natapos ko to. Gusto ko na rin mag-Daniel, eh. Tsaka ang pangit nung mensahe, pagputol-putol, eh. Anyway, subo natin. Pero, ayan ako dito. 1, 2, 3, 4, 5 pages ng passages. Bilis na lang natin. Okay, so again, maga sa lahat. Magandang umaga. Morning. Ang title po nito is Word of God Magnified. Okay, pag sinabing magnified, Word of God Magnified, o pag-aaralan natin yun. Subtitle nito is Significance of the Bible in a Christian's Life. Apostrophe dapat pala. Importante mo yung Bible. Yes. Yeah, minsan, labas sa ilong yung sagot natin, eh. Lalo yung iba. Mga Baptist, para sa mga bago, nahalata na naman siguro, di ba? Puro Bible tayo, di ba? Sobrang importante. Kaya ngayon, aralin natin yan, didigdik natin. Okay, so iba, alam na kasi yan, eh. Para ma-revive lang ba, hindi tayo makalimutan. Okay. So, define muna natin ang ibig sabihin. Ano ba yung ibig sabihin ng salita? Napaka-basic naman yan, eh. Alam mo, ano natin. Pag sila yung salita, itong mga lumalabas sa bibig ko ngayon, di ba? Hindi naman yan, ano, eh. Hindi hangin lang yan, saka... Di ba? Parang mga Pentecostal. Mga ganun ba ako? So, anong pagkakaiba nun sa salitang actual, di ba? Yung mga salita, may ibig sabihin, may sinasabi, may mensahe. Ano yung sabihin ng pangalan? Name. Pinaka-text natin dito sa 2. Ano yung sabihin ng name? Pangalan. Sinong walang pangalan dito? Shhh! Ganun lang. Huy! Pwede yun, di ba? So, lahat ng tao may pangalan yan. Unless, ang galing ka sa bundok ng palala. Saan man yun. So, importante yung salita kasi, salita din, yung pangalan nyo kami nung pinangalanan namin yung apat naming anak.
Iniisip mo yan, di ba? Hindi yan basta-basta. Kaya lalo na naman sila Brad. Lahat J. So, hirap, di ba? So, syempre gusto natin pangalan, maayos. Misa nga, may ibig sabihin sa Bible, napakadalas ganun. Lahat yan, may ibig sabihin yung pangalan nila. Kasi nga, dadalin mo yan for the rest of your life. At may mga example din tayo dito na pinalitan ng Diyos yung pangalan. Gano'ng ka-importante yung pangalan? Napaka-importante, di ba? So, yung sina Jacob, si Abraham, pinalitan yun eh. Kasi ganun ka iba yung kanilang buhay na after nung sila ay nakakilala sa Panginoon. Ganun din tayo ngayon. Kaya yung, di ba, pag binibinyagan, dun binibigyan ng ano, di ba? Mali naman yun sa Catholic. Pero, nila, importante yung pangalan. Ngayon, sa pangalan ng Diyos, importante lalo. Amen? So, anong pangalan ng Diyos? Marami po yan. Sa pag-aaralan natin dito yon. Medyo naaral pala natin, no? Kasi hindi nyo nabutan yung iba, eh. Sa theology natin, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapi, Rapai, Rapa, Rapa pala. Madami yan, eh. Elohim. Bakit ang daming pangalan ng, ano, ng Diyos? Okay. So sabi sa Bible, meron tayo, di ba, a new name written in heaven na wala nakakalam kundi ang Diyos at ikaw lang. Okay, so kung naasiwa kayo sa pangalan nyo ngayon, hindi naman. Ako medyo, medyo lang. Pero, anyway, kasi yung Catholic nga, anyway. So, importante yung pangalan, pero, according sa ating text, sabi dyan, pinaka-text natin, sabi dyan, ang Diyos daw, importante yung pangalan niya. Pero sabi dito, ano daw ginawa ng Diyos? Ang ginawa niya ay minagnify niya ang kanyang salita. Ilan ba ang pangalan ng Diyos? Ha? Father, Son, Holy Spirit, Jehovah, Yahweh pa yung iba eh. Alam niyo, pinag-ano yan, hindi natin kaya tapusin ngayon yan, pero pinagtatalunan niyan kasi nga, nabanggit ko last time sa inyo, sa ating anti-Judaizer, alala niyo, mabilis lang tayo dun eh. Basta yung Jehovah, Yahweh, Yahshua, hindi yan consequential sa atin. Amen? Kasi hindi pinasamba ng Diyos ang language. So, sa English, Jesus, sa Tagalog, Jesus. May pagkakaiba ba yun? May pagkakaibang konti, pero syntax lang yun. Okay? Kung tate, siya yung tinutukoy natin. At sa, dahil nakilala siya sa Spanish, saka sa Tagalog na Jesus, walang problema yun. Tawagin mo siyang Jesus. At yung mga Yahuwa, Yahshua, sila mo siya nagtatalo eh. Hindi na sila makamove on. Kasi isang bagay na hindi naman dapat na pinagtatalunan. Okay? Pero, pansin niyo dito, itong mga to, naalala ko din yung mga Pentecostal naman. Ano madalas gawin nila? Maganda naman yung magpuri sa Diyos, pero OA. Okay? Alam niyo OA? Ano yung OA? Over. Acting or... Sabi, OA, sobra naman. Exage. Hindi na natin gusto yun, di ba? Yung mga Pentecost, Jesus. Ay, mga preacher nila, parang ganun lagi. Sabihin, parang doon kayo dinadala. Parang pag ilang beses narinig yung Jesus, maganda naman yung kaso. Hindi, kailangan ba yung paulit-ulitin? Okay. Naintindihan ko na. Okay, Jesus, okay. So tayo ngayon, kaya makikita natin dito, ngayong umaga, na importante yung pangalan ng Panginoon, pero may mas importante pa pala. At hindi tao ang nagtaas sa itong bagay na to sa kanyang pangalan. Okay yung pangalan eh, pero ano doon yung tinaas ng Diyos, hindi ng hindi tao? Ano yung nagtaas? Sino yung nagtaas ng salita ng Diyos? Siya mismo. Okay, ulitin ko ha. Ang topic dito, subject dito, ang Diyos. Okay? Doon di sinabi dyan, alam na natin ang antecedent niya, ang Diyos. Okay? I will praise thee with my whole heart before the gods. So, by the way, yung gods na yan ay hindi Diyos, ha? Tatapos lang natin yan sa 1 Corinthians 10. Nandito kayo ng Thursday. Ang sinabing Diyos, small g, sa King James, dito sa Bible natin,
mga Diyos-Diyosan yan. Bakit Diyos ang tawag? Kasi nga, yun ang tawag nila. Tapos na tayo dyan, ha? 1 Corinthians 10. So, hindi yan Diyos. Pero kaya ang tinutukoy dito, yung totoong Diyos. So, kasi yung mga Diyos-Diyosan, mga demonyo yan, kunwari lang yan. Pupurihin natin yung totoong Diyos. At sabi dyan, with the whole heart, I will worship. So, ang Diyos yung tinutukoy dyan, okay? And praise thy name with loving kindness and word thy truth. Kaya sabi dyan, for thou hast magnified thy word, ang Diyos yun. Okay, later sasabihin dyan, O Lord. Okay, yung Diyos pala, maganda, importante yung pangalan niya. Okay? Pero mas importante, yung salita niya. Patulad ko, for example, na, naiimit akong ganyan, umpisa pa lang, papakilala, pastor lang ganyan, ewan ko bakit. Pero, ano importante ko lang, meron akong na-meet. Mas importante ba kung pakilala akong Pastor Ace ako o yung sasabihin kapag nag-soul winning ako? Regardless kung sino ka pa, di ba? Yung iba nga dyan, kaya pagbibigyan tayo kausapin nila, mamaya, anong pangalan mo? Di ba? Kasi hindi na importante minsan. Importante yun, pero hindi ganun ka-importante. Kaya ang Diyos mismo, ayaw natin magtalo-talo sa kanya, talo sa kanya, Yahweh, Yeshua. Pag ganun ang tema, agad ng usapan, mababaw yan. Okay, at best, ha? At worst, kulto yan. Kaya pinag-uusapan natin, mga Baptists, oh, sa mga bago, ha? Napansin nyo na sana, at huwag kayong maboring. Mag-umpisa tayo dito, puro Bible. Matatapos tayo, ganun din. Di tayo magiging katulad ng iba. Na puro sosyala na, puro palabas, okay? Programa, tapos, ano yung mensahe? Anong mensahe? Basta natuwa ako, pumunta ako sa Diyos, bumabalik ulit ako. Pero hindi sa salita ng Diyos. Hindi maganda yon. Amen? So tayo, nag-umpisa tayo, ganun tayo matatapos. I pray. Amen? At least, habang pastor ako dito, so sana naman, susunod, ganun pa rin. Amen? Kaya sabi dyan, ang Diyos ang nagtaas sa kanyang salita, above all His name, thy name. Okay? So, bakit kaya? So, pag-alala natin, ibig sabihin yung magnify ngayon. Ibig sabihin yung magnify, parang itinataas nga. Ibig sabihin na nag-focus tayo doon. Marunong ba kayo ng ano? Ng magnifying glass? Alam niyo yung magnifying glass? Science? Ganun? May salamin yan, dyan na. Yan. May dyan. Kaya yung, especially yung microscope. Eh ngayon, sobrang modern na. Ano yung pinakamatinding microscope mo yan? Cellphone. Ay, sa akin, meron yung ano? Macro. Macro shot. Okay. Diyan nag-aya bang? Pero hindi, pinakamatindi raw. Yung electron microscope, di ba? Hindi na light ang ginagamit doon kasi nga nakikita niya na yung mga, hindi naman atoms, pero mga molecules. Okay, anong sabihin ng magnify? Minamagnify mo, nakita mo na, gusto mo pang lapitan. Diba? Ganyan din kayo, diba? Pag may crush na naman tuloy. Araw makarelate lang kayo. Nasa ba yung Stephen? Ano nga rin, nakita mo, pogi ni Rappi, oh. Ay, babae ka. Ay, parang pogi. Gusto mo lapitan, diba? Pogi ba talaga? Hindi naman pala. Ah, ganun. Okay, joke lang ba, ha? Ganun yun eh, di ba? Magnify. Gusto mo mag-blow up. Yun ang isa sa tawag yun eh. So, ngayon pagsasalita ng Diyos, gusto mong maintindihan pa. Katuloy itong Psalms na ito na 8 verse lang, pero napakalawak na ito. Hindi ko nga matapos eh. Dami kong gusto idagdag, ha? So, focus lang tayo doon sa magnify. Okay? Pag sinabing magnify, pinag-usapan, katulad yan sa kamay, pupunta tayo sa kanta din. Diba? Ang ganda ng kanta natin. Bakit kinakanta natin? Ba't inuulit-ulit natin? Binigyan natin ng tono. Tapos, ibang kanta natin, may sigaw-sigaw pa, diba? Hindi nyo na ginagawa yun eh. Basta mag-praise God! Sigaw yun. Mga lalaki. Okay? Nasa si Aiden kasi, bakit ba din na si Aiden? So, gusto mo i-magnify? Ngayon, pwedeng gamitin niya sa mali. Okay, doon muna tayo sa negative, ha? Yung iba, kaya sumisikat, hindi naman ganun kapogi, ha? Kagandahan, anong ginagawa? Eh, sila yung lagi nakikita, eh. Kaya nga ngayon, nauso yung TikTok na yan, pinag-aralan niya ng isang,
Bakit daw nauso yan? Kasi ang galing pala nung AI niyan. Ang ginagawa nila, ang pangako nila sa'yo, sisikat ka. Itong mga karnal, sana hindi kayo ganun, di ba? Ang ginagawa nila, puro ikaw, mag-view. Bumibilang yung views doon, di ba? Bira kayo, ito na lang i-view nyo, yung sa atin. YouTube natin, like nyo. So, ganun daw pala AI nun. Tapos, ma-addict ka na ngayon. Kasi, i-feature yung ano mo doon, anong kalokohan mong ginagawa doon. Di ba? So, nagagamit sa mali. Yung mga artistang sumikat, pinasigat po yan ang istasyon. Kaya may mga agreement yan, yung mga baklang direktor, may agreement yan, hindi yan hihindi. Pag sinabing, uy, malalaos ka na, kunwari, di ba? Ba't karamihan ganun, di ba? Pag malalaos na yung artista, mag-uubad na yon. Alam nyo ba yan? Yung mga matanda, alam na natin yan, nakita na natin yan eh. Ha? Nagmumurang kamatis na yon eh. So, ginagamit nila, hindi dapat gamitin. So, ganun din tayo. Isa sa mga natin ngayong umaga is humility. Hindi mo kailangan i-feature lagi. Amen? Hindi gusto mo ikaw yung nakikita. Binibida. Pero, ang pwede nating ibida, pag-usapan natin lang yung social media, at may nag-share, di ko malala, pero tama yung sinare niya, sabi niya. Yung sinare-share mo sa social media, nagre-reflect yan kung anong klaseng tao ka. So, puro mukha mo yan, minsan-minsan, nabanggit kayo yung mga babae, okay lang, minsan-minsan. Kaya napansin ba sa inyo, nagbawas ng ano eh, okay yun. Pag nakita mong di nakakalugod sa Diyos, may mga sinabihan niya ako, may sungay pa eh. Pakialis nga. Iuso yung pastor eh, wala akong pakialam. Kung anak ka ng Diyos, ba't may sungay ka? Binibida mo pa. Kung sinusubukan mo lang yung mga filter, di sa... Hindi nga rin tama eh. Gusto mo ba nakikita mo sarili mo ay sungay? Ngayon kung anong sineshare mo dyan, ano lang yung legitimate na pwede mo i-share sa Facebook talaga? Pastor, ano naman? Masyadong ano naman? KJ, kaya nga ang daming nilalagay nila dyan eh. Gusto nila lahat yung subukan. Nausay may mga putik sa mukha. Kala ko totoo yun eh. Ba't naglalagay ng putik sa mukha to? Ang dami nila, meron din tayo. Filter yun, nakama ba? Okay. So, alam mo, ang nakikita ko dyan, ha? Kung maging spiritual, magmamature kayo, wala akong nakikita ng ibang magandang i-share sa Facebook, kung ano. Salita ng Diyos. Eh, boring na yun eh. Eh, may something's wrong with you, boring ka dyan. Amen? Gusto ko i-picture yung mukha ko eh. Hindi ka nasisikat. Sumigat ka man, makakasama sa'yo yan. Amen? Hindi mo kailangan yan. Nakikita natin gano'ng ang karnal dahil dyan. So kung meron ka mang i-magnify, ang Diyos na. Kasi hindi ka lang masosobrahan pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya ngayon, bilang tayo ng oras. Ito muna sa introduction, tingnan natin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, ano ba yung salita ng Diyos? Okay? So, number one, actually, ang dami nito eh. So, tingnan mo natin yung mga karakteristik niya. Okay? Ibig sabihin, ano ba yung salita ng Diyos? Sabi sa, hindi ko na, ano to? Hindi, tingnan natin yung iba. Proverbs 35. Hindi ko pa nga tinignan yung word of the Lord. Pero, word of God. Sabi dyan, every word of God is pure, he is a shield unto them that put their trust in him. Salita pala ng Diyos ay pure. Pag sinabi pure, malinis. Okay, kaya yung iba, kaya tayo, minamention natin kung ano yung mabasa natin sa Bible. Walang madumi dyan. Eh, basta ba, pinag-uusapan natin last time yung pokpok eh. Kaya natin pinag-uusapan para makita natin madumi yun. Iwasan mo na. Reality yun eh. Hindi naman natin dinidescribe ng tinatawanan, di ba? Yung mga bakla, na-describe sila dito. So, may mention natin. Kaya yung salita ng Diyos ay pure. Bilisan ko lang po ito. Ano pa sabi dito is yung ating memory verse, Hebrews 4.12. Paki-quote nga po. Ready, go. Hebrews 4.12. Ready, go. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents. Okay, kabisaduhin nyo yun, ayan ang ano ng church natin. Okay.
So, sabi naman sa Luke 8:11, sabi dyan, now the parable is this, the seed is the word of God. So, dito naman tayo sa mga analogy na ginamit, salita ng Diyos. Mayroon lang tayong tatlo. Okay? So, number one is yung seed, dalawang beses. Sabi dyan, parable yan, pero inahalin tulad yung salita ng Diyos sa seed. Ano ba yung seed? Ano ba yung buto? Hindi buto, ah. Buto ng plant. Okay? Alam natin yan, di ba? Yung iba, kinakain lang natin. Pero, pinaka-function talaga niyan, diyan nagsisimula muli 'yung pagtubo ng bagong halaman. Kung madalas ganyan ang salita ng Diyos, yan ay ini-spread. Pag natuto ka ng salita ng Diyos, i-spread mo 'yan sa iba. So tutubo rin 'yon sa kanilang buhay, di ba? And then sinabi sa siyempre sa Peter. Sabi 'yon. Very famous din sabi diyan. 1:23, being born again, not of corruptible. Sinong born again na dito? Baptist tayo, di ba? Hindi religion yung born again. Ibig sabihin, pag ligtas ka, na, pinanganak ka muli, salita ng Diyos, di ba? Naging anak ka na ng Diyos. So, born again. So, sino daw, ang sabi dito, paano tayo na born again? Anong ginamit? So, nagtatanim ako dyan, madalas ginagawa ko is, pinapropagate ko lang, walang buto. Pero iba yun. Pero kalamihan, buto, di ba? So, yung buto ay magsisimula muli at mabubuhay yung halaman. So, sa atin ngayon, yung salita daw ng Diyos, pag napangaral yan, tumubo, nagbunga, magkakamit ng another buto. Kaya sabi dito, tayo na born again, hindi yung corruptible seed. Kung hindi, pag sinabing corruptible, nasusunog na, sorry, na bubulok. O, hindi ganun ang salita ng Diyos. Sabi dito, but incorruptible, hindi nasisira. At sabi doon, yun nga ay yung salita ng Diyos. So, ganun pala siya. Dalawang beses, ha? Parang buto. At yun ay word of God, which liveth and abideth forever. Hindi na isira, hindi nawawala. And then, pangalawa po, is yung nabanggit natin kanina, para daw, sword, di ba? Pero sabi rin dito yan, sa another parallel passage, sabi dyan sa Ephesians 6, ito yung armor of God. Okay, kayo naman, ready, go. Ano daw yung sword of the Spirit? Yung salita ng Diyos. Kaya matalas yan. Kaya huwag kayo, ito yung mga bago, huwag kayo minsan, baka magtatampo kayo, pastor, sakit mo na magsalita, pastor. Eh, word of God nga eh. Ganun talaga. Amen? Normal yun, pero hindi naman yan nakakatetano. Alam niyo yun? Nag-aaralan ko minsan yung ano, Japanese, ano? Talagang matalas talaga. Sugat ka pag nangsali. Pero, hindi ka matetetano kasi malinis. Okay? Ganun ang salita ng Diyos. So, ano pa? Mga karakteristik lang muna, ha? 2 Timothy 2:9. Introduction pa lang tayo. Ang sabi doon ito ay mali. Second, hindi first. Sabi dito ay ito si Paul, nagsumulat kay Timothy. Ang sabi niya, pambira ako, nag-google pay, nakulong na naman ako. Ito sabi niya, wherein I suffer trouble as an evildoer. Hindi mo siya gumagawa ng masama, pero para siyang masama. Kaya sabi niya dito, unto bonds, nakulong nga siya. Kaya sabi dito, but the word of God is not bound. Ito maganda salita ng Diyos, hindi po siya pwedeng gapusin. Okay? Kaya po yung nakita natin patotoo sa Acts, pinipersecute sila bandang huli, nawala ba yung salita ng Diyos? Baliktad, dumami nga sila eh. Ganyan ang salita ng Diyos. Unbindable. Next is, hindi ko daw ano yung iba. Pero pangalawang section dito, ang salita ng Diyos ay dumarating at naririnig. Okay? Madalas sinabi po dyan sa Bible, ito ay sa mga propeta, ito'y dumarating sa kanila. Ibig sabihin nun, sinarinig nila or narinig, pinabatid sa kanila ng Diyos. Okay? So, basahin ko lang dito mabilis. So, kilala sa John the Baptist.
Okay, so binanggit doon sa Luke 3, ang dami sinabi doon, mga leader, mga priest, mga governor. Bandang uli, sabi doon, Annas and Caiaphas being the high priest, the word of God came to John. Okay? So, hindi pinabatid sa mga leader, pinabatid sa lingkod ng Diyos, si John. So, ganun po ang salita ng Diyos, dumarating. Sabi rin dito sa Acts 8:14, now when the apostles which were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Natanggap yung salita ng Diyos. At tulad ng ginagawa natin ngayon, kung nakikinig kayo, tinatanggap nyo yung salita ng Diyos. Ngayon, pwede nyo din tanggihan yan. Mamaya, punta tayo doon. Pero ganyan ang salita ng Diyos, ha? And the apostles, Acts 11:1, the apostles and the brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. So, ganun pala ang salita ng Diyos, tinatanggap or tinatanggihan. Maganda, tanggapin natin. Okay, ito, basahin nyo sa Hebrews 6:5. Ano ang salita ng Diyos? Ready, go. And tasted the good word of God and the powers of the world. Ano sabi ng tasted? Ibig sabihin, sinampulan mo. So, dahil sa atin, ito iba, ninanatili, di ba? Ewan ko. Either, ewan ko, gusto, ayaw ba nila salita ng Diyos? Malala niya pag inalam mo bakit hindi ka na nag-church. Yun ang malala kasi, ano yan? Ano nga yung nagawa niya? Doon na matindi, di ba? Again, may pagkakataong alam mo bumalik, pero doon ka malulungkot eh. Anong pinagpalit? Salita ng Diyos. Gala. Kung ano man yan, hindi yung karapat dapat. Amen? Amen. So, pero ito yung gusto ko lang sabihin dito, yung word of God, tinitikman yan. So, may mga unsaved ngayon, tinikman nila yan, tapos wala naman. Dinura nila. Okay? So, pero gusto ko lang sabihin, yung word of God, pwede mong sampulan, pwede mong tanggapin, pwede mong tanggihan. 1 Thessalonians 2.13, ako na lang. Ang sabi rin doon, for this cause also we thank God without ceasing because when you receive the word of God which you have heard of us, you receive it as it not as the word of man but is in truth the word of God. So, sabihin, plinish ni Paul sa kanila, yung mga taga-Thessalonians, tinanggap naman nila. Eh, ganyan po yan, ha. Pangalawa is, nakikinig. Katulad ngayon, pastor, eh, tao ka lang, eh. Pag binasa ko sa Bible, di salita ng Diyos yun. Amen? Paulit-ulit po yan sa Luke 5:1. Kayo muna ulit. Edi, bilis lang naman to, eh, no? Yung advantage ito, eh. Technology. Ready? Go. When it came to pass that as the people pressed upon him, looking to the word of God, he stood by the lake of Jesus. Okay, si Jesus yan, no? So, gusto nilang makinig yung salita ng Diyos. Sa Luke 8:21, sabi naman doon, and he answered and said unto them, my mother and my brethren, are these which hear the word of God and do it. Okay? Luke 11:28. So, pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi yan something na hindi natin, wala tayong access. Okay, ready? Pakibasa po, ready, go. But he said, yea, rather, blessed are they that fear the word of God and keep. Yan, ito po yung kwento kay Jesus, may pumupuli sa kanya, swerte naman ng nanay mo. May ganun pang nalalaman yung mga ibang tao sa ibang bagay nakatingin. Parang tayo minsan, di ba? Huwag kayong ganun, ha? Kung ano yung binigay sa inyo, yun ang pagpasalamatan nyo. Eh sabi dito, hindi, mas mapalad yung mga gumagawa ng salita kahit sino pang nanay, anak mo. Mas mapalad ka kung naikinig ka at kasusundin mo yun. Acts 13:7, sabi dyan, which was with the deputy of the county, Sergius Paulus, a prudent man who called for Barnabas and Saul and desired to hear the word of God. Okay? Pwede mong pakinggan. Sabi niya, eh, ano ba yan? Kaya ganun din kayo. Sana pumupunta kayo dito. Gusto yung malaman yung salita ng Diyos. Acts 30. Madami to pero maganda kasi ito eh. Para tumanim sa inyo, especially sa mga bago. Pakibasa. Ready, go. And the next Sabbath day came almost the whole city to hear the word of God. Bakit sila daw nagsama-sama? Kasi si Paul, sumisikat na si Paul, nag-preach siya. Yung iba galit. Pero sabi niya, balik kayo next na yun, ha? Sabbath day. Ang dami na kasi nagbalitaan nila. Sabi dyan, gusto nilang marinig yung salita ng Diyos. Alam niyo ba, ganyan sa panahon natin kahit ngayon.
So kaya iba sabihin lang, boring naman yan eh. Saan, ano ba gusto marinig? Kaya ako, hindi ko iniisip yun. May nagsabi daw sa akin yun, boring daw magsalita. Kaya minsan, hitingnan ko kayo, buti nagtsatsaga kayo sa akin. Isip-isip ko lang. Pero alam nyo, ano yan kasi subjective yan eh. Depende. Ngayon, yung iba, ginagawa, gumagamit ng matatamis sa salita. Diba? Yung mga catchphrase nila minsan pag-aaral natin yung mga ano, G12. Makikita nyo doon. Isa-isa sila ng script para parang magandang pakinggan. Pero actually, hindi yung salita ng Diyos. Kaya ang prinsipyo ko dito, kaya sabi yung boring yung si Pastor Ace, ang pakialam, may ipapraise ko ng salita ng Diyos. At makikinig, I believe, yung mga anak ng Diyos na gusto ng salita ng Diyos. Amen. Ang pakialam sa, anong gusto nyo ba, English, Tagalog. Alam ko naman, di ako magaling magsalita eh. So what? Nabulot ata. Okay, so ganyan po ang tao. Pag nakita nila, sense nila, mukhang totoo yung sinasabi, hindi katulad ng iba. Salita ng Diyos, pwede mong pakinggan. Amen? At tanggapin. So, ganun din kayo. Huwag kayong intimidate. Pag alam nyo yung salita ng Diyos, mag-soul-winning kayo. Huwag nyo isipin, magaling ba akong magsalita o hindi. Isipin mo lang, totoo ba yan o hindi. Okay, Romans 10:17. So, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay, narinig ang salita ng Diyos at mananampalataya ka kung narinig mo yon. Again, may mili ka. Hindi tayo Calvinist. Sabi sa Acts 4:31, balik tayo ng 4. Ito naman, bukod sa nabanggit natin yung ang salita ng Diyos, pinapakinggan, di ba? Kung napapakinggan nyo yan, pinipreach din yan, sinasabi. Okay? Ganun to, kasi gusto ko lang patunayan dito, ha? Kaya babasahin natin to lahat. Hindi ko gusto yung ginagawa ng iba na yung parang salita ng Diyos, parang tinataas nila ng gusto, pero mali namang paraan. Tulad ng iba, di ba? Yung iba, merong mga Bible pa yan sa harap ng ano nila. Catholic, meron din ganun. Inabasa ba? Tama ba? So, magkatapos itong umaga, sana maintindihan nyo. Ito ang salita ng Diyos. Ito. So, hindi itong, yung nasa loob. Okay? Kaya dapat basahin. Ako na lang kabasa pa. Bilis, Acts 4:31, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together and they were filled with the Holy Ghost and they spake the word of God with boldness. So, salita ng Diyos yun, pero pwede mong gayahin. Sabi mo, kanina yung parot, di ba? Sabi natin, mali yung parot. Pero pag salita ng Diyos, pwede mo i-quote. Siyempre, expound mo. Pero salita ng Diyos yun. At ganun din yung ginawa nila, Paul and Barnabas. Okay? Sabi din yung salita ng Diyos na una kong sinabi sa inyo. Sabi din sa Acts 17:13, but when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached. So, pinipreach ang salita ng Diyos. At sabi din dito sa Acts 18:11, and he continued there a year and 6 months, anong ginagawa niya? Teaching the word of God among them. So, tinuturo ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 14:36, what came the word of God out of you, or came it unto you only? So, ibig sabihin, ang gagaling niya sa bibig. Okay? Pero dapat siyempre, a direct quote from sinabi ng Diyos. Okay, ito basahin nyo sa Hebrews. Ikaw lang, matapos natin ito. Ready, go. Remember, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follows, considering the end of their... Okay, malinaw po dyan. Yung nag-preach sa inyo, sinasabi niya yung salita ng Diyos. Okay? Revelation 1:2, who bear record, si John ito, sabi niya, who bear record the word of God. Ibig sabihin, bear record, ibig sabihin, dinadala niya ito at pinapangaral niya. Okay? So, ano pa? So, bukod sa naririnig, pinapangaral ang salita ng Diyos, pinamumuhay din yan. Okay? Sabi sa Luke 4:4, and when Jesus answered him, saying, it is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. So, pinapangaral at binubuhay. Hindi ka nabubuhay sa tinapay lang, kundi salita ng Diyos. At yan ay quote sa Deuteronomy 8:3, hindi ko nabasahin. Ngayon, ito yung mga negative na pwede rin gawin sa salita ng Diyos na hindi dapat, pero ginagawa. Okay, sabi sa Acts 6:2, then the 12 called the multitude and disciples unto them and said, is it not reason that we should leave the word of God
and serve table. Kung naalala niyo sa Acts 6, yan na yung tinawag si Stephen and company. Okay, sabi ng mga apostol, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng iwanan to. Nakita niyo yun? Kaya dapat tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Parang ganun din, gano'n rin. Sabi siya, mag-aral, magbasa. Ay, magtatrabaho muna ako. Mag-aaral muna ako ng academics. Kung iwanan. Okay? O sila nga, pwede naman nilang sila yung mag-ministeryo, kaya kumuha sila ng mga deacon, kasi hindi nila pwedeng iwan. So, yun yung number one negative. Huwag niyong iwanan yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag basahin, huwag aralin, huwag lang pakialam dyan. Huwag ganun. Amen? Acts 6:2, yun na pala yun. Ito, banggitin natin ito sa Mark. Yung number 1 ko, hindi ko nabanggit. Sabi dyan, kayo magbasa po, ready, go. Believing the word of God of God through your tradition, which we have delivered, and many such like is doing. Okay, so may mga tao daw pala yung kalaban to. So, ginagawa yung salita ng Diyos, makapangyarihan at may magandang epekto sa atin yan. Tututo tayo, asaba tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos, magpapalaki tayo ng Diyos. Yung ibang ginagawa, at alam na maraming kulto ngayon ang ginagawa nila, ginagawa nilang wa-epek. Alam niyo yung wa-epek? Matulad ngayon, hindi ko alam yung iba, nakikinig ba? Pag-uwi niyo ba dito, salamat sa Panginoon, may natutunan ako. Sigurado ako, hindi lahat ganun, lalo yung mga nakikita ko, hindi nakikinig. Pero nakikinig, ma-retain nyo yan. Amen. Sa utak nyo, kahit di nyo naiinisip, maaalala nyo, yung pala yun. Kasi nakinig ka eh. At even worse, itong mga kalaban natin, wala, di ko natapos talaga ito, kami ang hapon na. Okay. Anyway, anong ginagawa ng mga kulto? At sa panahon natin ngayon, Katolik yung pinaka ano, di ba? Ginagawa na lang walang epekto kasi ginagawa na lang. Kaya nag-soul winning tayo, dinidikdik natin yung katotohanan, inaalam natin kung nasa na sila, and then tutulungan natin sila para maligtas sila. Amen? Ba't natin kailangan gawin yun? Kung simple lang ito kasi nga, ang ginawa ng kalaban, yung negative. Ibig sabihin, parang iba, baliwala yung salita ng Diyos. Kaya narinig ko na yan. Kilala nga akong pare, may anak eh. Kung nga ganun ba, kilala nga akong pastor, si Raulo eh. Kay Buloy, di ba? Pastor daw siya. So ginangyari dito, ito mga, ano naman to, mga Sadducees naman, mga Pharisee, anong ginagawa nila? Ito yung salita ng Diyos, may gagawin silang iba, para sa ibang tao ngayon, ano mangyayari? Matitisod sila, mabablasmi salita ng Diyos, at sabi dyan, mawawala ng effect. Amen? Katulad nyo ngayon. So, supposedly, nakikinig kayo, mamaya, pinagpala kayo ng Diyos. Pero pag mayroon kayo ibang inatupag dyan, baliwala. Para sabi sa Matthew 13, yung parable of the sower, naintindihan, narinig nyo, pero hindi nyo naintindihan, alis sila ng demonyo yan. Okay? Kaya yung negative, ha? Ito yung salita ng Diyos, pwedeng baliwalain. Hindi dapat, pero nangyayari yun. Nabanggit nga Acts 6 to kanina, Romans 9:6. Mangyayari sa atin dito, introduction na naman tayo. Umaga, not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Medyo malalim to. Pero nabanggit na natin to last time sa Bible study Friday. So ito yung ginagamit ng mga Zionists, mali sila doon kasi ibig sabihin lang, ang ibig nila sabihin dyan, sabi nila, may pag-asa pa Israel, kaya nga sinabi ng salita. Pero sinasabi doon, yung for they are not all Israel, ibig sabihin, hindi nga sila lahat people of God. Yung lang ibig sabihin nun, ha? Pero yung ibig sabihin kasi lang taken non-effect, parang nabaliwala. Pwedeng mabaliwala ang salita ng Diyos sa iba. Okay? Hindi dapat, pero yun ang nangyayari. So, ganun ang ginagawa nyo pag di kayo nakikinig. Binabaliwala nyo. So, hindi dapat ganun. 2 Corinthians 2:17. Oy, lala nyo yan, di ba? Ready, go. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak. Okay, yun ang tama, no? Sincerity. Kaso yung iba, ang salita pala ng Diyos pwedeng corrupt. Eh, di ba pure yan? Pero yung sabihin, para sa ibang bagay. Kung yung mga Bible nga na binago, sabihin nila, word of God. O, dati, word of God, nung binagdanagdaga, binawasan nila, corrupted na.
Okay, pwedeng gawin nila yan, mali yan, pero mag-iingat tayo dyan. 2 Corinthians 4:2. Ako naman, but have denounced the hidden things of dishonesty, walking craftiness, not handling the word of God deceitfully. So, sabihin ito, word of God, pero niloloko nila yung tao, iba yung pagha, yung gamit nila dito. Dapat tinuturo mo yan. Yung iba ginagawa, ginagamit lang. Itindihan nyo ba yun? Alam, kahit kayo, ayun yung ginagamit lang kayo, di mga gamit, tao kayo, di ba? Pero iba, magaling sa panggagamit. Magiging familiar din kayo dyan pag laki-laki nyo. Kasi may gagawa sa inyo yan, sana hindi kayo ganun. Okay, lalo na pagsalita ng Diyos, ang ginamit lang. Mali yun. Okay, at pinangloko pa. Titus 2:5, sabi dyan, to be discreet, chaste keepers of home, good, obedient order to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Okay, so ganito naman daw. Pag yung mga babae daw, hindi sumusunod sa kanilang legitimate, eh, asawa mo yan. Hindi mo sinunod. Ano sabi doon? Para mong nabablaspheme yung salita ng Diyos. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, sundin mo yung asawa mo, hindi mo sinunod. Okay? So, ganun doon pala ang salita ng Diyos. Pwede rin mapasama or blaspheme, binabastos, di ba? Hindi kinabasahin yung iba. Ano pa? Ang salita ng Diyos, pwede rin mag-grow. Ano yung sabihin nun? Mag-grow. Kanina, seed eh. Paano mag-grow yung salita ng Diyos? Tingnan natin sa Acts. Tingnan nyo dyan. Acts 6. Kayo naman. Ready? Go. And when the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Okay, sabi sa Acts 12:24, but the word of God grew and multiplied. Paano namumultiply yun? Yun nga, pag pinangaral, natutunan, at ipapangaral ulit, hindi yung dami na. Amen? Ay, basa. Ready, go. So, okay, ba't natin binabasa ito? Ibig sabihin, ano, maintindihan natin exactly ano yung salita ng Diyos. So, yung kanina seed, tapos pinakumpara ngayon, nag-go-grow. Ibig sabihin, pag yan ay pangaral mo, matututo yan, mga batang yan, lalaki yan, papanindigan nila yung salita ng Diyos, tuturo ulit nila, susuportahan nila yung gawain. So, ganun po yun. And, yun ang maganda sa mga bansa, okay? So, the more daw yung salita ng Diyos prevalent sa isang bansa, pinagpapala ng Diyos yun. Kasi sinusunod nila ito eh. Hindi man lahat, pero kung karamihan, magpapalain yung bansa na yan. Pwede nyo pag-aralan nyo sa mga history ng mga country. Ano nyo lang. May time kayo. So, next is yung mga action. Anong ginagawa ng salita ng Diyos? Tingnan natin. Bukod sa, alam nyo na sa Genesis, di ba? Anong ginagawa ng salita ng Diyos? Nagki-create, di ba? Pero hindi ko nadaanan yun eh. Ito lang, sabi dyan, whereof I am made a minister, si Paul to, nag-usulita sa mga Colossians, according to the dispensation of God which is given to me for you, para saan? To fulfill the word of God. Okay? So, yung word of God pala, pwedeng i-fulfill, ibig sabihin, pwedeng gawin. Ganun lang yun. Gawin. Ano pang ginagawa ng salita ng Diyos? 1 Timothy, kayo naman, 4:5, ready, go. Sanctified by the word of God and prayer. Nagpapabanal, okay? And then, last. Tayo tayo. 11:3. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God. Okay, so ang salita ng Diyos, nabanggit ko rin na nag-create, nag-frame, nag-aayos. Kaya yung hindi ang ayos ang buhay nyo, ha, paayos nyo, salita ng Diyos. Sino hindi maayos ang buhay? Huwag niyo ang taas yung kamay niya. 2 Peter. 2 to the last na po ito. 3:5. Ready? Kayo. Go. For this days that we are ignorant of, that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water, and in the water. Okay, so yun nga, ang salita ng Diyos ay nag-create. So mga pangyarihan, di ba? So, tapos ko. So, yun ang salita ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng tamang pangunawa kung ano yung salita ng Diyos. Hindi yan basta-basta. Pero medyo malawak yung scope niya, di ba? Basta na una, totoo yan. Galing yan sa Diyos. Salita nga ng Diyos eh. At yan ay nag-agree kung ano nakasulat dito sa Bible. So, this time,
Kahit one point lang tayo. Paano natin, kung naintindihan nyo na kung gano'ng importante salita ng Diyos, ano ang salita ng Diyos, anong ginagawa niyan, anong pwedeng hindi gawin niyan, or natin dyan sa salita ng Diyos, pwede mong pakinggan, pwede mong i-reject, pwede mo rin pakinggan, dumating sa'yo. Okay, anong gagawin ngayon natin? Paano natin mamag-magnify yung salita ng Diyos ngayon? Kasi yun ang message natin ngayon. Itinaas ng Diyos yung salita niya, tapos ikaw babaliwalain mo. Tama ba yun? So, gayahin natin ng Diyos. Kung tinaas niya yung salita ng Diyos, yung salita niya, itaas din natin. Pag-aralan natin, ayusin natin, ipangaral din natin, aralin. Ano pa? I-magnify. Ibig sabihin, pakita natin sa tao kung gaano ka-importante yan. At kung hindi mo binabasa yan, iniwala ako, importante ba sa iyo yung salita ng Diyos pag hindi mo binabasa? Wala, nabubulok yung Bible mo. Nasaan yung Bible nyo? May taas nga yung Bible nyo? Taas! Kita nyo na? Okay, okay lang yan. Ano tayong ganito eh. Pero, basahin nyo ha. Yun lang gusto sabihin. Basahin nyo. Intindihin. So, number one, paano natin yan mamamagnify? Number one, tayo, balik tayo sa ating text. Psalms 138. Dami ating dinaanan. So, dyan, I will praise thee with my whole heart before the gods. I will sing praise unto thee. So, number one, praise and worship. Ganito yan. Pag di ka nagpupuri sa Diyos, hindi baliwala sa iyo ito. Di ba, namagin natin ang pinakamaraming commandments sa Bible. Maganda yung obey your parents, maging masipag, maging matapat. Pero yung pinakamarami, ano daw, paulit-ulit, sa Psalms, praise the Lord, praise the Lord, praise thee, yan. I will praise thee, praise the Lord, praise the Lord. So kung alam mo yung salita ng Diyos, tataas mo siya, i-praise mo rin ang salita ng Diyos. Pero tama bang i-praise ko yung salita ng Diyos? Hindi pinipraise yung salita. Ano yung ginagawa sa salita? Itaas mo, ibig sabihin, aralin, ipamahagi, pahalagahan. Aralin mo, kasi yun ang mataas na, tinaas niya yun eh. So aralin natin, amen? Masabi dyan, nabanggit ko na, preach, teach, study here. At sabi dito, sa verse 2, I will worship toward thy holy temple. So, bigyan natin ng konting context, ha. Alam niyo ba yung mga Muslim ngayon, ang ginagawa nila? Inaalam po nila, kung meron silang bahay sambahan dito, kung saan niya. Nakailang minutes na ako ba? Okay, tingnan niya. No, meron pa tayong time, ha? Mga 10 minutes. Ang ginagawa nila, nasa Pilipinas, nasa Baiz dito, dito sumisikat ang araw eh. So, alamin nila yan. Ah, doon ang Mecca. Mecca ba? Saan man yun. Dapat doon sila naka, ano. Sinabi rin po sa Bible yun. Okay, sa temple. Kaso actually, nasa bang temple ng Diyos ngayon? Mga believers na eh. So, kahit, hindi na importante yun. So, bakit, kaya ang interpretation natin ngayon dito, pag ikaw ay nagpuri sa Diyos, dapat tama. Nabanggit natin kanina ni. Alamin mo yung kanyang salita. Pag hindi niya gusto, huwag mo nang panalangin. Huwag mo na rin gawin. Ngayon, natutunan mo. Ayun pala yung katotohanan. Dapat yung ginagawa. Kahit ayaw mo pa nun dati, ilagay mo yung sarili mo doon. Amen? Doon ka sumamba sa kanyang holy temple. At yun, again, wala nang physical ano yan ngayon sa atin. Amen? Mga Kristiyano. Nabanggit natin yan sa ating seminar, okay? And praise thy name for thy loving kindness. So yun muna, toward, hindi yung physical. Eh paano nga, paano ito malalaman? Sa katotohanan, alam mo ba ang totoo sa hindi? Paano malalaman ang direksyon ng totoo? Okay, may nagkukwento, diba? Alam mo yung nagkukwento, naghisinungaling na eh. Pag may nabanggit dito ng mali, saan kaya pupunta to? Diba? Kaya madalas pag nag-uusap, ang dali-dali, i-confirm muna to. Ganyan tayo, di ba? Ano? Nakita mo si ganyan? Ganito? Ay, hindi pala. Ayan, magbabago-bago ka na. Ganon din sa doktrina. Alam nyo ba? May mga komplikadong
doktrina, mali ang tinuturo ng iba, para malalaman na, oy, hindi ko na dapat pakinggan yan. Isa-isahin mo, bigyan tayo ng example, kunwari yung pre-trib na lang. Boring na ba kayo? Sundan nyo lang ako. Focus. Bira kayo. Okay, alam nyo yung pre-trib, tsaka yung post-trib, sabi ng Bible, darating ang Panginoon, second coming, exactly din yung rapture din yun. Sabihin, darating siya, kukunin niya tayo, tayong, yung mga dating namatay na Kristiyano, tsaka yung mga nabubuhay, sabay-sabayan niya yung kukunin, bago niya ibuhos yung galit niya dito. Parusahan yung mga matitira eh. Kaya baka iba sa inyo, matitira. Yan ang sabi sa Bible. Ngayon, may turo yung iba, sabi na hindi, ang dapat mangyayari, mag-rapture muna. Okay, ito yung rapture, tapos ito yung tribulation, tapos wrath of God, tapos millennium. Okay, yung rapture andito sa kanila, tayo andito. Pag-aralan natin yan, di ba? Ngayon, paano mo malalaman kung sino yung totoo doon? Isa-isahin mo. Paano mo nasabing pre-trib? Yan, ganun yan eh. Bibigyan ka ng Bible verse. Isa-isa. Pag mali na yung tinuturo, sabi niya, yun, bagit, last time yung mga sa libro, sabi niya, Revelation daw, rapture daw sa Revelation, Revelation 4. Inaral na natin yan. Wala namang, ano bang ibig sabihin, rapture? Darating yung Panginoon, kukunin tayo, yun ang rapture sa 1 Thessalonians 4. Nasa Revelation 4 ba yun? Wala. So, pag ganun, hindi na pupunta sa direksyon ng tama ito. Intindihan nyo? Medyo malalim tayo ngayon, ha? Yun ang isasabihin dito, pag sasamba ka sa Diyos, ano kayang tamang, ano, religion? Siguro, may nag-invite sa akin sa iglesia ni Manalo. Di, buti, nakausap mo si Brother James. Sabi ni Brother James, kulto yan. Si Kristo Diyos, hindi tao. Okay? Doon tinignan mo yun sa Bible. Pupunta ka ba doon? Doon ba lang napakipuntanteng katotohanan sa blind eh. O sige, dito naman ako sa Catholic. Sabi sa Bible, walang Diyos-Diyosan, puro Diyos-Diyosan. Tutuloy ka ba doon? So, hindi na yung sinasabi kung dapat yung direction nyo, tinitingnan nyo kung tama. Kung nagkamali ka na, sige, makakabalik ka doon sa tama. Kaso, ang layo ng ikutan mo. Gusto mo yun? Kaya kung sasamba ka nila sa Diyos, kung pupuri ka sa Diyos, dapat sa katotohanan. Okay? Hindi mo kailangan magmadali. Yung iba sa atin ngayon kasi, nagmamadali. Yan din ang ginagawa ng mga kulto. Yan mga, kung sino-sino may Pentecostal, magsasamba na daw sila sa Diyos, di naman din sila anak ng Diyos. Paano yun? So, mangyayari doon, sinasanay na nila, sumasamba, kala lang nila, sumasamba sila sa Diyos. Amen? So, wag na wag. Okay? Point number one lang tayong umaga. Una, paano natin imamagnify salita ng Diyos? Una, alamin mo. Pero lalo na sa pagsamba mo. Pagsasamba ka sa Diyos, dapat tama. Amen? Sa katotohanan, toward this holy temple. At pag may nakikita kang gusto kong bigyan ng diin, yung holy temple, pag alam mo, hindi ka na sumasamba sa katotohanan, hindi na banal. For example nga, yung mga Pentecostal naman, puro rock and roll na. Hindi ka banalan yun eh. Warning na yun. Red flag na yun. Hindi pwede sabihin sumasamba sila sa totoo tapos kakarnalan yung ginagawa nila. Amen? So, dyan muna tayo, okay? Sinapalalim tayo. Daming kumukontra eh. Ano ba kayo pag malalim na? Hindi kayo. Kailangan yung kulang ata kayo sa hataw eh. Gutom na ba kayo? Dapat ata, wala tayong kainan para makinig lang eh. Sige, mamayang hapon, tutuloy natin yan. So, basta mayroon tayong 7 points mamaya. Una, how and why the word of God is magnified doon sa pagpupuri ng tama. Okay? Pag hindi ka, nagpupuri naman ako yung Pentecostal. Jesus! 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 Lahat na ng physical action, nakita mo sa kanila, sumamba sila sa Diyos. Mga pastora na yan. Sablay na nga eh. Hindi ba, anong Diyos doon? Ligtas ka ba? So, yan ang pag-aaral natin. Number one, kung itataas mo yung salita ng Diyos, aralin mo. Yun ang pagtataas sa salita ng Diyos, aralin mo. Okay? At siyempre, pag marunong ka na, ipangaral mo naman. Ngayon, pag hindi mo yung ibang bagay, hindi mo alam, di hinto ka muna.
Ay, hindi ko alam yan. Maging honest ka sa tao, saka sa Diyos. Amen? Amen, marami pa. Yan, tinatapos eh. Pero natindihan nyo yung salita ng Diyos, ha? Sana, okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Hindi namin natapos, but I pray na may continue namin. Ngayon namin, naintindihan lang namin ngayong umaga ang salita nyo, Lord, ay ganun pala, nakikinig, pinapangaral. Ito'y pwede rin sa i-reject. But ito'y accessible sa aming Panginoon ngayong panahon. So I pray na hindi kami magkamali itong salita nyo, ang Bible, ang scripture, ito po ang inyong salita. At ito po'y dapat nating pakinggan, pangaral. Amiyang hapon, Panginoon, papatuloy namin anong dapat namin gawin, paano namin bibigyan importansya, Panginoon, ang inyong salita. So tulungan niyo po, Lord, kami. Balik niyo mamaya kaming hapon. Kaya malulati, Lord, at pagkain din po, Lord. Maraming salamat dito sa nag-prepare. Pagpalain niyo din po at pasbasan. In Jesus' name we pray.